Hello, welcome to Water Sign Philippines. So ito pang ating general love reading for Water Sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Take only what resonates, hindi ito magre-resonate sa lahat. So kunin mo lang yung messages na magre-resonate para sa'yo. Kung cross-watcher ka, pwedeng maging ikaw ito at hindi si Water Sign. Kaya bahala ka nang ilagay ang sarili mo sa sitwasyon dahil pwede magkapalit-palit ang roles depende sa nangyayari sa'yo. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, hopefully mag-subscribe kayo sa ating channel. Meron pa tayong ibang channels. Please do check it out dyan sa description box. Okay? So again, this is for Water Sign, Kapalaran sa Pag-ibig. Timeless love reading ito. Kahit matagal nang uploaded ang video, maaaring ito pa lang talaga ang time para mapanood mo ito at makarelate dito. Okay? Kung hindi ka makakarelate, okay lang yon. Maybe next time, makuha naman natin yung energy mo. Okay, so this is for Water Sign, Kapalaran sa Pag-ibig. Okay, two major arcanas ang lumabas sa'yo, the Magician and the Hierophant. You're very traditional. Meron ka mga ginagawa na something na pwedeng may kinalaman sa relihiyon mo, na pwedeng nagigilty ka or sumasama ang loob mo pagka nasusuway mo or hindi mo nagagawa ito. That is your energy. And for what I can see here, with the Magician, I feel like meron ka mga sikreto, meron ka mga hindi sinasabi. Maybe there are times na nasasaktan ka, nalulungkot ka, pero hindi mo ito pinapaalam sa iba, hindi mo sinasabi. And nagiging, sabihin na natin plastic ka minsan dahil maaaring ipinapakita mo na parang okay ka lang, looking forward ka sa positivity na okay lang. And you're really admiring someone here. And etong someone na ito and ay maaaring pagdating sa level mo at sa level niya, medyo mataas na yung narating niya. And so, ina-admire mo itong taong to, but deep inside, maybe you're really not happy kasi hindi ka kasama doon sa achievements na nangyayari sa kanya. Okay? And with the Ace of Cups, I feel like you do have a lot of love here. Pero kasunod yan is the Hermit. So I feel like the love is within yourself. Mas minamahal mo ang sarili mo ngayon. Okay? So, who is this person that you're dealing with? For Water Sign, please. Okay, send your lights. Okay, for your person, you do have here the Nine of Wands. Aries, Leo, Sagittarius energy. Clarify the Nine of Wands, please. The Sun. Okay, yung iba sa inyo pwedeng may blockage. Kayo nitong person na ito may block. Or hindi walang pag-uusap. Yung iba sa inyo walang communication. For now, your person is happy with the Seven of Wands, Aries, Leo, Sagittarius energy. Kung saan siya pumupunta ngayon, maaaring looking forward siya sa future. And nandito yung focus niya. Very, you know, looking forward din sa pagta-travel, and that is your person, nag-iipon siya. Pwedeng nag-iipon siya to travel kasi meron siyang iniisip na puntahan. Pwedeng may kinalaman sa family or probinsya pag-uwi, ganun. That is your person's energy, or vice versa, pwedeng pag-alis. Okay? And nandun yung focus ng person mo na ito. Okay, yung iba sa inyo, wala kang kakonect na person, pero kung sino yung unang pumasok sa isip mo, kasi maaaring iniisip mo, sino yon, but the first person na pumasok sa isip mo, siya yon. Okay, so ano ang nangyari sa inyo ng past person na ito? The person na kakonect mo, kadil mo, or the person that you're thinking right now? Okay, The Justice card is here, bottom of the deck. The Ace of Wands and the Six of Cups. For what I can see here, maaring in the past, nag-concentrate ka sa kaibigan, sa friends, sa best friends, okay? And with the Ace of Wands, I feel like laging nasa isip mo itong person na ito. There are times na may mga sexual activities or sexual thoughts or pag-iisip or yung iba, pagpapanaginip kang naisip dito or nakita dito sa person na ito. And in the past, nakita natin na yung person mo is waiting for you. A soulmate energy here with the Page of Cups. Gusto niya mag-message, pero kasi nandun yung pag-aalala eh.
nag-aalala itong person na ito in the past sa'yo, okay? And maaaring na naghihintay siya pero naisip niya hanggang kailan ako maghihintay. Pwede naman akong mag-let go. Pwede naman akong umalis. Pwede ko naman tapusin yung paghihintay or pag-i-expect. That is your person. And then possible na yun nga yung ginawa niya. Tinanggal niya or inalis niya yung pag-i-expect sa'yo, okay? And with the Justice card, possible na may marriage na involved dito. Ngayon, puntahan naman natin ang present moment mo with your person. Take only what resonates, guys. So for now, your person is, you know, being close, sarado with the world. Hindi siya nagiging open. Ang focus niya talaga is future kasi maaaring iniiwan or nilalayuan kanya. Kasi maaaring tinatapos niya or feeling niya tapos na ang sa inyong dalawa. And that is very painful, by the way. Pero, you know, mamaya kukuha tayo ng advice for you. Kanina nga pala may ramdaman akong, and parang ano siya, tapioca pearl, okay? Yung basta hinahalo sa shake, that could be tapioca pearl, sago, this could be your reading, no? If you're eating milk tea, or yeah. Or marunong kang gumawa ng milk tea. Okay. Now, yeah. Ngayon, nagkakaroon lang tayo ng problem sa money pagdating sa side mo. And I feel like medyo meron ka ng pag-uugali ngayon na napapansin ng ibang tao sa'yo na parang nag-iiba ka na. Ipinapakita mo kung ano yung mga mailalabas mo as a person na dating nakatago lang. This could be some kind of talent na inilalabas mo ngayon, recently lang. Okay? And natutuwa yung ibang tao doon sa mga talent na yun. And I can see na iba sa inyo, kung hindi man ikaw ito na namomblema regarding pera, pwedeng yung mga tao sa paligid mo, but you know, you are the emperor. You are being the leader right now sa kung ano man ang dapat gagawin ng ibang tao. Pwedeng minsan nakakatulong ka sa kanila sa way nila ng pagdidesisyon, sa way nila kung paano nila i-handle ang pera nila, finances nila, or ang pag-iisip nila, gagawin nilang desisyon. Maraking tulong yung ginagawa mo ngayon. Nagiging parang friendly ang energy mo. Okay? What will happen in the near future for the both of you? You do have here the King of Cups. That is your energy. Maaring nakikita mo lumalayo yung person na ito or wala na siya, malayo na siya, pwedeng tinanggap mo na yon. Kasi with the Four of Pentacles, ang focus mo is yun sa sarili mo. And that you're leaving this person or you're ending this situation with your person para mas makuha mo yung achievements, yung success sa buhay mo. Okay? And I can see a new connection. Merong mga bagong connection, kakonek kang nakikita natin dito if you're single. And if you're married, if you're already in a relationship, that could mean business or money matter, money na dumadating sa'yo, na magiging maganda ang balik nito sa'yo. Okay? For your person, we do have here the Hermit. Feeling alone itong person na ito, whether in a relationship siya or wala. Kasi with the Queen of Cups, natutunan niya mag-surrender or hayaan na lang. Parang with the King of Swords, okay, kailangan kong i-cut off or putulin. Kasi maaaring ang tingin niya, wala na rin namang patutunguhan. Okay, so that's it for now. Thank you for watching. Hopefully, nakaresonate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot, Madam PTV Virgo Philippines, Dapit Hapon TV. I love you all and bye-bye.